Hey yo, what's up, mateng? Hope you enjoy watching my video. Hey yo, what's up, mateng? Welcome to my channel again and again. Huwag po kayong magsasawa sa pagsuporta sa akin. Ayan, ano po ba yung gagawin natin ngayon? Saan nyo ba ako sasamahan? tara po at samahan nyo po ako na... Ano ba naman niya? Tumurog pa yung jetmatic namin? Saan nyo ba ako sasamahan? Samahan nyo po ako na mag-repaint po tayo ngayon ng fairings po ng TFX-150. Ayan, tara at samahan nyo na ako. Tara, let's go! Ano-ano ba yung i-repaint natin? Ito. Simulan natin doon sa may fairings po, doon sa may likod. Likodan po ng PFX natin. Maharot. Siyempre, ano ba yung tatanggalin natin dyan? Lima, ito. Tatanggalin muna natin itong mga stickers na maharot. Then, pati itong yung kulay itim, yung pang ilalim, tatanggalin din po natin yan para ang matitira lang itong pula. Dahil ito lang po yung i-repaint natin. At ano pa? Ito din. Dito, tatakpan natin to. Ito din, tatakpan natin kasi sayang ang mahal ng bili dito ng may-ari. Shoutout sa'yo, Marvelous Marvin Jack. Salamat sa tiwala at ipaprepaint mo sa akin. Then ito, tatanggalin din natin. Tsaka ito. Tanggalin din natin para hindi na madamay. Ayan. Pero kung pwede ko ng tape pa, pero hold na. Tanggalin na natin para mas maganda. Tsaka ito pa isa. Bali, apat na piraso. Let's go! Okay, dito po na natin simulan sa pagtanggal ng sticker. Ang gagamitin ko nga po sana ay i-blower ko sana siya. Kaso, kahit hindi na pala siya i-blower kasi madali lang naman pala siyang tanggalin. Hindi kasi katulad ng mga 3M stickers na may naiiwan na dikit dun sa may fairings. Eto, pwede nang kutkutin na lang, matatanggal na. Yan, tanggalin na po natin. Punasan nung muna para kung pwede pang ilipat. Dahan-dahan lang sa pagtanggal para alam yun ha, sayang din to. Ayun, gilo siya adaling dahil tayo po ay nanghihinayan si sticker. Dikit na lang po natin dito kay Phantom. Takpan natin si Phantom, magiging maharot na si Phantom. Magiging maharot na si Phantom. Tanggalin na rin po natin ulit na sa kabila. Ito natin simulan ng bakbak. Ingatan po natin para hindi masayang. Yun ang sinasabi ko. Happy. Ayun, hindi nikuloy. Buti na lang. Dahan-dahan lang po tayo sa paghila. Naman, tanggalin na po natin dito. Yun lang ang lock nito. Tanggalin na natin. Tanggalin na natin ang mga extra fairings. Ayan. Okay na. Tanggal na siya. Dito naman sa kabila. Hihilain lang yan. Aba, may lock dito. Siyempre, para hindi tayo mawala ng tornilyo, ibalik natin. Ibalik natin. Next, yung kabila naman. Ito, medyo marami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Madami. Tanggalin na po natin.
Yo mga teng, simulan na po natin yung pag-sanding dito sa ating fairings. Ngayon, ang gagawin ko, ilupi ko muna to sa isa. Dalawa. Ayan, siguro, sa dalawa lang para medyo ano. Ngayon, pilasin lang natin. Para hindi masayang agad. Hindi mo sa apat. Kung pwede pang hatiin pa sa gitna ito, hatiin pa rin sa gitna kasi masyado pang malaki. Ayan. Ngayon, pag tinanggal natin, pag sinanding natin ito, ang gagawin natin ay kuha tayo ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Wet sanding natin. Para mas mabilis matanggal. Para mas maganda. Ayan. Liha lang ang liha. Titingnan mo din yung nililiha mo. Ibabaw muna tayo. Ito munang ibabaw bago dito. Ayan. Lihain lang natin ng maigi. Ngayon, kasi doon sa nababasa ko, dahil stock naman siya, stock color, okay na siya kahit wag na yung burambura yung pintura. Basta makita mong makinis siya. Ang goods na yan. Hmm. 1,000 yung ginamit natin, ha. Pamparambam. Okay, ayan po. Ayan po yung kinalabasan ng ating pagpahayas. Sinagad po natin para makinis na makinis. At siguradong kapit na kapit ang pinta. Ayan. Okay, doon naman po tayo ngayon sa kabila. Sa kabilang side naman tayo. Okay, dito naman po tayo ngayon sa kabilang fairings. Ano ba, ay matanggal natin agad. Ayan. Ayan. Ayan po, natapos na po natin dalawang dulo. Hindi ko na po maisagad doon sa dulo eh. Pero pwede na yan. Ayan. Okay, dito naman po tayo. Then ito, hindi na po natin tatanggalin. Ingatan na lang natin sa pagkaskas. Ito din, hindi na rin tatanggalin. Ingatan na lang sa pagkaskas. Ayan. Ingatan na lang natin. Kasi ito, hindi ko na siguro tanggalin. Sa loob naman yan. Ayan. Okay, kaskasin na po natin ulit. Kaskas ng kaskas.
Okay, ayan, natapos na natin kaskasin. May mga pula-pula pa din kasi medyo mahirap na siyang tanggalin, mga singit-singit. And then, ito na po yung na-damage natin na fairings. Ayan. Napamasilihan na po natin yan. At simulan na rin po natin kaskasin. Ayan, ito, ayan. Okay, simulan na po natin. Ayan, sinikato na po tayo ng araw dito. Ayan, okay na po. Tapos ngayon po, may kakabit tayo dito yung garnish. Ito. Bali, repaint ko na rin, i-repaint na rin po ito. Ito yung lalagay dito. Ayan. Para bago i-repaint, bubutasan na po natin dito. Lalagyan natin ng butas dyan para yung pinaka nakakapit. Ayan. Tara po, at butasan na po natin. Okay, bali, lalagyan natin ng nut dito. Kaya bubutasan natin. Ligadong butasan. Ligadong butasan. Ayan, bali, may butas talaga dito. Binulasan na rin natin dito. Pati dito. At pati dito. Uy, nabal na. Ito, binutasan din natin dito. Dito. Okay, doon naman sa kabila. Hindi ko napapakita sa inyo. Para mabilis na tayo. Ayan. Ngayon naman po, ito naman po kailangan natin lihain. Kasi iitiman din po natin to. Ma-matte black din natin. Kaya simulan na po natin. Okay, tapos na po nating ilihain yung ating fairings ng ating TFX150. Ngayon po, kailangan po nating hugasan ito. Hugasan natin, sabunin, harap, yung mga gilid na yan, at yung loob. Bakit pati ito? Bakit pati ito kailangan linisin? Kasi nga po, may mga alikabok dito na pwedeng maka-apekto doon sa pinta po, pagpinta po natin dito sa fairings. Kaya, mas mabuti na maingat. Mas mabuti na isumunod tayo sa mga nakakaalam. Ayan. Tara na po at linisin na po natin. Para matanggal yung kung meron pang mga langis to o mantika na napahid dito. Matatanggal. Kasi mas nakaka-apekto yan para po sa ating fairings.
Yan. At i-dry natin ito sa araw. Dry natin dito. Mas mabilis. Total, bukas ko naman siya i-repaint. Gasan na rin po natin lahat. Ayan, bali hayaan na muna nating matuyo, tapos bibili po ako ngayon ng paper tape para yung mga tatapalan natin ay matapalan na para bukas i-primer na natin, tapos itiman na rin natin. Ayos ba mga teng? Sana maging maganda ang kalabasan. Okay, bali ito po yung tetapean natin. Tsaka ito. Mabili ba? Kaya lang may mga batang di bumibili, alam mo bakit? Kinamay ni Lole. Kung hindi kinakamay, baka kami pang bumili. May pids-pids pa po yung kami. Hindi ko maalam kasi na dito sila kakain. Ika-cut na po natin gamit ang cutter. Siyempre, cutter dapat. Spill up natin. Hindi, may sapuyatan. Okay, ang gagamitin po natin ngayon ay Samurai spray paint. Ito lang po yung ating nakayanan. Pero ito talaga yung maganda. Then ano ba yung gagamitin natin? Ito, gagamit tayo ng Samurai spray paint na UCH210 Surfacer. Ayan, Surfacer. Bali, ilan yung binili ko? Tatlo. Tatlo na Surfacer. Tapos, bumili din ako ng tatlong 29 109A na pang flat black. Ayan, flat black. Tatlo yung binili ko. Kasi marami ko i-spray paint eh. Andun pa isa sa loob. Then, dalawang 128A para po dun sa may flat clear. Kasi meron yung 128 lang. Ito yung glossy na clear. Ayan. Tara at simulan na muna natin sa, syempre dito sa UCH210 na Surfacer. Simulan na po natin. Okay, gamitin na po natin tong UCH210 Surfacer. Bali, ang pag-spray natin dito ay shake muna po natin to ng 2 to 3 minutes. At pagka-shake ng 2 to 3 minutes, ay pwede natin ibuga. Gano'ng kalayo pagka ibubuga natin? 8 to 15 centimeters. Ibig sabihin, halos tutukan lang talaga. Yeah.
Repeat na natin. Testing. Yan, kahit hindi muna kuligaw yung pagbuga natin. Kasi ukulitin pa naman natin yan. Next, dito na tayo sa kabila. Ganda. Ganda talaga yung ano. Ganda ng ang ganda ko lang ito itinta ng samurai. Yan po, nabugahan na po natin. Napakagandang iboga ng samurai paint. Alam mong professional kung tumira. Ganda eh, oh. Bali, isa pa yan. Okay, bali, nabugahan na po natin. Yan, andito naman po isa sa kabila. Kaalayo. Kasi tayo magandang pang ano eh. Yan. Kala mo talagang pintor ang bumanat. Okay, mga teng, second coating. Andito po ang 15 minuto. Yan. Okay, bali, pututuyuin na lang po natin yan. Patuyuin ng 30 minutes, mga 40. Ito naman yung pangalawa. At ito naman isa. Yan. Makinis pa sa makinis. Ganda. Ito isa. Mga teng, ayun, nakaisang part na po tayo, nakapagkiskis na po tayo, nakapaglihan na po tayo, nalagyan na po natin ng takip yung mga tatakpan, tapos nalagyan na po natin ng surfacer, o yung primer po natin na tinatawag na sa samurai po. Then bukas naman po na natin ituloy yung para sa flat black, ayan, para finishing na po, flat black, tapos flat clear, ayan. Okay, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa pagsubaybay. Don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. Then please like and share para po baka yung iba gusto rin mag-repaint, makatulong po ako sa na-share ko pong video na ito. Ayan, maraming salamat. Peace. Salamat mga teng. Please subscribe, like and share, and don't forget to hit the bell para lagi kayong updated sa latest.